Sa isang pampublikong lugar, inaresto ng binangonan pulis ang 19-anyos na si Reggie Habana Borbe kagabi dahil sa kasong illegal possession of firearms and ammunition. Nakalabas yung puluhan ng baril. So, nung lalapitan ng pulis, dahil nga sa opnasita, tumakbo. Nahulog yung isang magazine ng 45. Hinabol na talaga ng pulis, na corner yung tao. Doon na nakita yung may baril yung tao. Tubong dagat-dagatan kalookan ng suspect na nagpakilalang isang construction worker. Nakuha mula sa kanya ang kalibre 45 baril, tatlong magazine na puno ng mga bala at isang cellphone. Nang imbestigahan ng mga pulis ang laman ng cellphone ni Borbe, nadiskubre nila ang palitan nila ng mga mensahe ng isang GovMag. Mababasa rito ang mga text message ni Borbe na pasukin na natin yung bahay. Tatambayan na namin. At ang mga sagot ng kanyang katext na tila ba nilalarawan ang isang lokasyon at suot ng isang tao. Ang huling text message na natanggap ng suspect kay GovMag, may mga pulis sa area. Batay na rin doon sa mga text messages na nabasa natin doon sa kanyang cellphone, ay talagang bibibirahin siya dito sa barangay Mambub. Umamin sa pulisya si Borbe na babayaran siya para itumba sana ang isang alias na Anthony na taga roon din sa lugar kung saan siya nadakip. Gipit lang po, sir. Gipit. Magkano ang ibinabayad sa iyo? 20. 20? Pababa. 20 mil? Hindi po sinapag-aral eh. Walang ibang alam na trabaho. Nakipag-ugnayan ang binangon ng pulis sa mga lugar kung saan pinaniniwala ang sangkot sa patayan si Borbe. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.